Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. I think gusto tong topic ng mga followers natin, lampas 40 years old, lalo na sa mga lampas 50 years old. Marami akong followers eh. Siguro nahiya kayo magtanong, pero sa akin napakalaga yung relasyon, pagtatalik at sex sa mag-partner, sa mag-asawa. Tuloy pa ba? Lampas 50, lampas 60? Meron kasi tayong maling paniniwala, pati kultura natin. Pag matanda na, wala na dapat, wala nang sex yan dapat. Magsama na lang kayo, o kasi hindi maganda, o iba sasabihin, nakakadiri, gano'n. Hindi po. May benefit sa katawan natin, yung tuloy-tuloy, lalo na sa mag-asawa, mag-partner. Dapat tuloy-tuloy lang yung intimate relationship ninyo, kahit anong edad. Ito po, oh. Oo nga, nagbabago yung katawan natin. Mas kulubot siya, di ba? At yung kultura natin, medyo hindi maganda ang tingin. Lalo na pag may edad na, sasabihin, ah, bakit pa? Kulubot na, nag-holding hands pa. Hindi po maganda yon. Kasi lahat naman tayo edad eh. Nasa isip lang natin yan. Dapat confident pa rin. Dapat sexy pa rin na pakiramdam mo. Lalaki, babae, kahit malakit yan, kahit kulubot, kahit may edad. Okay? Hindi naman nagbabago yung needs ng katawan eh, di ba? Pwede magiging mas madalang, pero may tulong pa rin. Ito po, oh. Ang sexual interest, magugulat kayo, ah. Kahit anong edad. Edad 80, edad 90, lalo na sa mga lalaki, gusto pa rin eh. May benepisyo pa rin sa kanila. Hindi mo pwede itigil eh. May emotional benefit, physical benefit, bawas stress. Yung mga lalaki lang, mas sexually active lang kumpara sa babae, lalo na sa mga may edad na. Pero parehong may kailangan. Marami pong benepisyo ang relationship, lalo na sa mag-asawa, sa may partner. Kung walang partner, wala. Itong video hindi para sa inyo. Para to sa pag nagkaroon na kayo ng partner. Hindi naman dapat maghanap ng partner lang para makuha tong benepisyo. Kasi kung hindi mo naman mahal, hindi mo naman kakilala, one night stand, walang benefit doon eh. Ang benefit doon talaga yung hindi lang physical, yung alam mong mahal ka nung tao. Alam mong hindi ka papatayin, tutulungan ka, liligtas ka. Nandun yun eh. Love, tapos yung physical, dagdag lang yun. So, emotional benefit sa mag-partner. Happiness, Doc Lisa, pakita natin. Bawas stress. Yan. Self-image mo, mas confident ka. Siyempre, meron kang relationship. Na mahal ka nung tao. Intimacy, feeling close. Sa physical, may benefit din po. Mga kirot-kirot sa katawan, nagkakaedad, mga arthritis. Subukan nyo, mawawala yung pain. Nababawasan yung kirot ng mga siguro 30-50% pag nagtatalik o nagiging close. Yan, oh. Lalakas yung katawan, immune system. Basta sa tamang pagtatalik lang, huwag sobrang pagod, yung tamang-tama lang, may tulong sa puso. Improves fitness. Para siyang exercise eh. Para pong exercise. So may benefit siya any age. Ito. Ulitin natin. Bawas stress. Pampatulog. Yan, no? Good for the heart. Pampalakas ng immune system. Pampatalino. I mean, good for the brain naman. Ito po, bilang cardiologist kasi, lagi po ito tinatanong sa akin. Sex after a heart attack. Doc, syempre, pasyente ko, karamihan heart attack. Doc, pwede pa ba ulit? Kailan pwede? Normally, 6 weeks. Ang binibigay nating panahon, mga 6 weeks after a heart attack, pwede na. Pwede yung itetest muna, ipapatreadmill test muna natin. Yun talagang ginagawa ng doktor, ipapatakbuhin, may ECG. Pag nakita okay na yung puso, pwede na makipagtalik. Pero alam naman natin, hindi lahat kaya magpa-check at mahal. Ngayon, kung wala tayong pera, may shortcut. Pwede ba kayo umakyat ng 2 palapag? 2 floors, kaya nyo ba umakyat ng MRT, LRT na walang hingal? Pag-akyat mo yung hindi yung hapo na hapo. Kung after a heart attack o after a stroke o anong malalang sakit, kung nakaakyat ka ng 2 palapag na hindi ka gano'ng hinihingal, pwede na sa sex, pwede na magtalik. Yun ang pinaka-testing natin. Okay, ito po, 4 to 6 weeks. Pag na-bypass, minsan up to 2 months eh, bago makaka-resume. Ito po, pwede naman gawing mas hindi pagod ang gagawin. Huwag yung mas, alam niyo naman yung pagod at hindi pagod, di ba?
Oo, pwede naman yung dikit-dikit lang muna. At meron mga tips, pakita natin, Doc Lisa. Dapat, bago magtalik, well-rested po kayo. Nakapahinga. Tapos, maganda yung kwarto, huwag mainit, huwag malamig, matahimik. Baka kasi medyo mas mahina na ngayon eh. Hindi katulad dati, mabilis, di ba? Mabilis ganahan. Ngayon, siyempre dapat tahimik, walang magulo, pwede palagyan ng music, di ba? Huwag magtalik pagkatapos kumain. Maghintay mo na mga 2 hours. Kung busog, hindi rin po. Hirap din po kung busog eh. Iwas din sa alak, hindi maganda na lasing. Diba? Mas maganda right mind po kayo. So ito po, yan. Limit sa kape, healthy lifestyle, mag-exercise. Pakita natin ha. Bukod dito, meron pa tayong mga tips para hindi kayo magkasakit. Marami nagkaka-UTI eh. Marami hindi naghuhugas, nagkaka-infection sa ihi. Basabi, oh, ba't ang dalas ko magka-UTI? Baka dahil dun sa pagtatalik. So, ang gagawin natin, bago at pagkatapos magtalik, dapat maghuhugas, lalaki at babae. Bago magtalik, syempre, para hindi ka makapasa ng infection. After magtalik, para hindi ka magka-UTI. Syempre, may matitira konting mga dumi dun sa daanan eh. Sa daanan nung ano natin, private part. So, pag inihi mo, pag marami inihi mo, makikita mo mas malabo yung ihi. Ibig sabihin, nilalabas mo yung mga dumi. So, uminom ng maraming tubig, mag-toothbrush, uminom ng maraming tubig, pwede kayo mag-gargle ng mouthwash, di ba? So, inom ng marami para umihi ng marami bago matulog. Para hindi magka-UTI, kundi yung bakterya. Yan. Hindi lang doon sa puwerta, pati sa puwet. Hugas din. Yan. Huwag pipigilan ang ihi. Yan. Napakahalaga. Bakit humihina ang mga tao pag nagkakaedad? Lalo na, marami tumatawag sa akin, age 50 pa lang eh. 50 above, 50s. Doon na nagre-reklamo eh. Sa mga lalaki, mas tumataba, mas ayaw ng tumigas, yan. Mas mahina na, mas kung dati kaya 30 minutes, ngayon parang 5 minutes pa lang, mahina na. Sa babae, menopause na kasi, mas dry na, so kailangan nila ng KY jelly para mas madulas. Sa mga lalaki, kailangan more exercise, di ba? Tuturo ko pa yung mga causes, tapos bawas sa alak. Ito po, ito ang dahilan bakit humihina ang mga lalaki, erectile dysfunction. Pwede rin sa aging, pero marami sa diabetes. Check nyo po blood sugar nyo. Pag ang blood sugar nyo mataas, 5 years hindi na-control ang diabetes, pwede magkaroon ng erectile dysfunction. Eh. Sabi, hindi na tumitigas yung ari ng lalaki. So, baka may sakit sa puso, baka may high blood, baka stress kayo, may edad. Naninigarilyo, tigil din po. Yan, nakakahina. Baka may nerve damage sa mga stroke, sobrang alak. Mababa testosterone level. Wala tayong mga gawa dito. Although may mga gamot na testosterone, konsulta kayo sa urologist. O baka may gamot kayong iniinom. So, dapat lagi kayong fit kahit anong edad. 50, 60, 70 years old, lakad-lakad. Kaya hindi na jogging, lakad lang. Kasi may tulong din yan sa relationship ninyo. Kumain ng tama. Yan, dapat tamang pagkain. Ha? Huwag yung masyadong mamantika. Tigil sa paninigarilyo. Tapos ito yung mga exercise na kailangan natin. Merong mga gamot na binibigay tulad ng sildenafil, yun ang generic, Viagra yung brand name. Ito binibigay ng mga urologists. Maraming klase ngayon eh. Merong mas matagal. Actually, may benefit po siya. Diba? Yung dating mas mahina, mas lumalakas. So, pag pumunta kayo sa urologist, ire-resetahan kayo nito. Pero, kami naman mga cardiologists, kadalasan kami yung kontra eh. Oo. Hindi naman totally kontra, pero lagi namin sinasabi, kung may sakit ka sa puso, dapat controlled yung heart disease. Kasi kung laging sumasakit ang dibdib mo, umiinom ka ba ng tableta, yung mga nitrates para bumuka yung mga ugat, minsan bawal ito. Baka lalo ka ma-heart attack eh. So, pakita mo muna sa urologist, pati sa cardiologist, kung papayagan ka, anong dosis nito. Okay? Ang complication possible, merong iba na heart attack, na sumasakit ang ulo, nahihilo. So, check nyo muna. Ha? Hindi ko naman sinasabi bawal. Pero, baka mas mababang dosis at mas maingat lang tayo.
Sa mga lalaking may erectile dysfunction, pa-check sa urologist, may blood test, physical exam, sila po magsasabi. Okay? Tsaka last tip mo, lagi kong sinasabi, mas safe syempre sa regular partner nyo, sa asawa nyo. Marami kasi nagtatanong sa akin, Doc, pwede ba dito sa hindi ko kakilala? Pwede ba dito sa mas bata? Ang masasabi ko lang, syempre, decision nyo naman yun, di ba? Baka saksakin kayo ni Mrs. Pero kung kuya nang ang pinaka-choice ninyo, ang pinag-iingatan ko lang bilang cardiologist, yung kaya mo ba? Kasi kung sa Mrs., syempre, less stress ka. Pag doon sa ibang partner na ibang lugar, mas stress ka, lalo na kung 60 years old ka na, tapos may sakit ka pa sa puso, pupunta ka pa doon sa ibang lugar, takot ka pa mahuli, di ba? Pwedeng may mangyaring, meron na mamatay in action. So, dapat fit na fit ka. Okay, so yun lang mga papayo ko. So, sana po nakatulong tong video. So, at any age, 50, 60, 70, 80, merong part ang pagtatalik at sex sa inyong relasyon. May tulong po yun. Pampasaya, pampahaba ng buhay. At sana wag nating, sa kultura natin, wag naman mababa tingin natin. Kasi kahit lahat naman tayo magkakaedad. So, itong mga makakatulong sa inyo, tuloy lang po. God bless.